Alam nyo ba mga kabayan na usap-usapan niya ngayon si Mr. Erwin Tulfo dahil sa kanyang naging pahayag tungkol nga doon sa kabayo na kung saan ay pinagmumura niya yung mga may-ari nung kabayong naiwan niya doon niya sa Taal. Di ba nga ay napanood naman natin siguro yung isang video na talagang nakakaawa yung kalagayan ng kabayo na kung saan ay binalikan nung may-ari yung kabayo doon niya sa Taal. Tapos yung tipong yung sipon na lumalabas ay kulay dilaw na nababalot ng makapal na putik yung kabayo, talagang maaawa ka sa kalagayan ng kabayo. At dahil nga sa ganoong pangyayari, itong si Mr. Erwin Tulfo ay galit na galit doon nga sa may-ari dahil daw ay bakit tinakbuhan bigla yung kabayo pagkatapos pagkakitaan ng mga panahon. So ito muna yung video mga kabayan. Hindi ko maintindihan yung putang ina ari nagsitakbuhan yung kabayo nila, iniwan. Ano daw? Iniwan niya yung kabayo. Negosyo yan eh. Ano daw? Sinasakyan ng mga turista, tignan mo. Ang reaction ko lang sa mga sinabi nga nitong si Mr. Erwin Tulfo, naintindihan ko naman yung nararamdaman niya. Talagang naaawa naman talaga ako sa hayop. Nakakaawa naman talaga. Pero hindi natin alam yung kalagayan mismo ng taong mga naan doon. Kasi kahit naman siguro sino, uunahin mo nang iligtas yung sarili. Kasi pag ganoong klaseng pangyayari, kumbaga ay iba na yung nasa isip mo eh. Uunahin mo syempre yung mga mahal mo sa buhay. Lalo pag marami kayo sa bahay. Diba? Yung kaligtasan nyo. Kasi kahit naman sino talaga eh, hindi na mapakali pag ganun ang nangyari. Kasi buhay na ang pinag-uusapan dito. Oo, naintindihan ko. Pero yun nga talaga, dapat ay magkaroon ng desisyon kung ano ba talaga dapat yung uunahin. At yun na nga yung ginawa nga ng ating mga kababayan sa Batangas. Kumbaga ay inuna muna nilang ilikas yung kanilang mga mahal sa buhay. Pero hindi naman nila pinabayaan yung mga hayop. Kasi nga diba, may mga video na kumakalat na yung iba nating kababayan at mga Batanggenyo bumalik nga doon sa Taal upang balikan yung kanilang mga hayop. Gaya nga nitong isang video na to na kung saan ay isang kabayan nating Batanggenyo kasama na yung kanyang kabayo. Ha? Yan, isa po ang aking alaga. Kabayo. Na-rescue kabayo doon sa puno. Hey! Naliliguan muna para siya po yung presko. Tulfo, ito na ang sinasabi mong pinabayaan namin. Sinasabi mo na pinabayaan namin ang aming mga kabayo. Sabi mo pa Anong masasabi nyo at nakapag-save kayo ng isang life ng hayop? Ako po ang tunay na Pilipino. Hindi si Tulfo. Hindi si Tulfo. Yon! Dahil source to sa data, alagawa. Mahus pa nga daw niya eh. Saan sa'yo nakatala na mumurahin niya ang tao? Pinabayaan. Bakit? Ano akala niya sa kabayo? Bata na basta papasanin. Hindi naman na. Kabayo yan. Hindi yan dadalawang kilo. Yon! Hindi yan sa 10 kilo. Mag-isip-isip. Ito rin yung malaking pinag-aralan. Yun, pero kami, mababa lang. Pero kami, hindi nawawalan ng isip kahit nakalugna na nakalug ng vulkan. Yan ang pagkakaiba. Okay na. Kasi mahirap naman kasi magsalita kapag wala ka doon mismo sa pangyayari. Diba? Mabilis magsalita, madaling magsalita. Pero pag naandoon ka na, siyempre, unahin mo na munang iligtas talaga yung sarili at yung mga pamilya. Kaya doon nga sa pagmumura nga ni Mr. Erwin Tulfo sa ating mga kabayang Batanggenyo, kumbaga ay hindi karapat dapat o hindi ka nais-nais marinig ng ating mga kabayan. Kasi wala siya sa kalagayan o hindi siya taga Batangas o wala siya doon sa Batangas, kaya wala siyang karapatan na magsalita ng ganun. At bukod pa nga doon, mayroong isang post itong isang kabayan natin. Ang pangalan niya ay Odessa Marquises Opeña. Ito yung open letter niya tungkol kay Mr. Erwin Tulfo. Basahin ko lang mga kabayan. This is my first time to comment on something foul against this horrible situation we Batanggenyos are all going through.
with all due respect, Mr. Erwin Tulfo, please think before you speak. Sa ganitong sitwasyon, di namin kailangan ng magiging simpatsya ng sinuman. Ang komentong lumalabas mismo sa inyong bibig at narinig worldwide ay hindi naaayon sa sitwasyon. Matagal nang may banta ang Bulkang Taal. Alam nang nakararami yon. Pero alam nyo ba bakit di nagsilikas ang mga tao? Dahil nananalig ang bawat isa sa Diyos. Ni hindi sumagi sa isip ng aming mga kababayan na lumikas. Hindi lang ho kami mga barako, may mga malaki kaming pananampalataya sa Diyos, pero ang nangyari is beyond our control. It's our Mother Earth's activity na hindi natin kailanman makakontrol. Hindi ho lahat ng tao sa barangay Pulo ay tulad nyong mayaman na may mga kanya-kanyang bangka, wala pong super ferry sa lawa ng Taal, at kung meron man, mas uunahin po nilang iligtas ang kanilang buhay at ng ibang tao pa. Mas uunahin po nilang iligtas ang kanilang buhay at ng ibang tao. I speak on behalf of my fellow Talisenyos. Kung tayo ay nasa oras ng emergency, gustuhin man natin bitbitin lahat, pero hindi po posible yon. Masakit po na maiwan ang mga alagang hayop, pero they don't have any choice but to save their lives primarily. Masakit pong marinig sa inyo, mga kapwa Pilipino, na sa halip na tumulong o kahit man lang magisimpatsya, eh mas inuna pa ang panghusga. Pasensya na po, Mr. Tulfo. But as far as we are concerned, mind you, babangon po kaming mga Talasenyo, kaming mga Batanggenyo, kahit wala ang tulong mo. Sana kung gaano kayo nirerespeto ng mga Pilipino, lalo na na naming mga barakong Batanggenyo, sana ganun din sana ang respeto nyo sa tukoy nyo. Stop this kind of judgment because it's not helping their physical and emotional stress. Just show some concern or else just shut up and keep all your comments to yourself na lang po. God bless you all. Bangon Talisay, bangon Batangas. So ayun na nga mga kabayan, ano ba ang reaksyon nyo tungkol nga sa pahayag nga ni Mr. Erwin Tulfo? Mag-comment lang kayo sa baba, pag-uusapan natin yun. Kaya sa lahat ng ating mga kabayan dito nga sa abroad, hindi man tayo makatulong financial, makatulong man lang tayo upang ipanalangin ang ating mga kababayan na sana ay maging maayos ang kanilang kalagayan at sana ay huminto na ang Bulkang Taal sa pagsabog para naman ay mamuhay na mapayapa ang ating mga kababayan. Maraming salamat mga kababayan sa inyong panonood.